Ama naming Diyos, sa pagsilip ng bagong umaga, yan, good morning everyone. Naririnig niyo po ba? Yes, ma'am. So yan, isang magandang umaga po sa lahat po ng ating mga participants na nandito po ngayon sa Zoom at sa mga nanonood po sa atin live on our YouTube channel. Yan, isang magandang umaga po sa atin lahat. So to start this training, may I ask everyone to please put ourselves in the presence of our Lord for our opening prayer, followed by our national anthem and before Him. Ama naming Diyos, sa pagsilip ng bagong umaga, ipadala mo ang ningning ng iyong liwanag upang sumilay sa aming mga puso. Pagkalooban mo kami ng karunungan sa aming mga pagpapasya, tibay ng loob upang bumangon mula sa aming mga pagkakamali, katapatan sa aming mga tungkulin, at kahandaang magbahagi at makipagtulungan para sa ikabubuti ng aming mga pamilya, ng aming pamayanan, at ng aming bansa. Pagkalooban mo kami ng biyayang magmahal sa katotohanan, gumalang sa aming kapwa, at maglingkod ng walang pag-aagam-agam. Ipag-adya mo kami sa pagmamalaki at sa mga gawaing makasarili at tulungan mo kaming mamuhay ng may pakikibagay sa isa't isa. Naway lagi naming alalahanin na lahat ng gawain namin sa araw na ito ay aming mapagtatagumpayan kung nakikiisa kami sa iyo. Higit sa lahat, gawin mo kaming tapat sa iyong mga aral. Ilayo mo kami sa pagkakamali at sa kasalanan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa lahat ang unog, sa simoy at sa lahat.
Para sa mamamayan at pamamahal sa inang bayan. Pagulat ng kabuhayan, kagabi ng kawanihan, ng pangistaan at yamang tubig, tungo sa magandang kinabukasan. Sama-sama at lumang sa pagulat, sapat na pagkain sa bawat hapag, tapat na serbisyo para sa mamamayan at pamamahal sa inang bayan. Ipakita sa buong mundo ang daling mamimista, bayaning maituring. Sama-sama at lukong sa paglulat, sapat na pagkain sa bawat tapaw, tapat na serbisyo para sa mamamayan at pagmamahal sa inang bayan. Tapat na serbisyo para sa mamamayan at pagmamahal sa inang bayan. At pagmamahal sa inang bayan. So again, welcome po sa ating training on biology and culture of tilapia in ponds and cages. And to welcome us here today, ating pong tinatawagan ng OIC na Regional Fisheries Training and ang OIC ng Regional Fisheries Training Unit, Mr. John Arman Engay. Hello po, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating po mga online participants via Zoom meeting and also sa ating po mga participants via YouTube Live and Facebook. So ngayon po, magkakaroon po ulit tayo ng e-learning on biology and culture of tilapia. So kung kayo po ay amin ng taga-subaybay sa amin pong Facebook page at sa amin po mga e-learning programs ay nagkaroon na po tayo ng ganitong pagsasanay. Ngunit dahil po tumataas po yung interest ng tao pagdating po sa aquaculture, specifically sa ating pong tilapia, ay nagkaroon po tayo ng another session po ng ganito para po maibigay po ulit natin yung teknolohiya ng pagkaalaga at pagpaparami ng tilapia. So ngayon po, inaasahan po natin ang ating mong mga participants ay matututo sa pamamagitan po ng ating po mga magagaling at mahuhusay na mga resource speaker na matutulungan po tayo sa technical at sa mga experience na rin po nila sa pag-aalaga po ng tilapia. So ngayon po, sana ay magamit po natin ang karunungan na ibibigay po sa atin ng ating mga resource speaker at maging kaagapay po tayo upang mas mapataas po yung produksyon ng pangisdaan at yung industriya po ng pangisdaan. So yun lamang po at marami pong salamat. And so thank you so much po, Sir Arman. So para po sa ating mga participants, no, gusto lamang po naming malaman
Ano po yung ating inaasahan sa pagdalo po natin ng pagsasanay na ito? So, pwede po ba kami tumawag ng 2 hanggang 3 mula sa ating mga participants para magbahagi po or para po aming malaman ano po yung ating dahilan or gustong malaman bakit po tayo umatenda ganitong pagsasanay. So, pwede po ba kay Ma'am from LGU La Union, kay Ma'am Irene? Good morning, Ma'am! Good morning, Ma'am Irene. Good morning po, Ma'am. Ma'am, naririnig niyo po ba ako? Yes, Ma'am. Loud and clear po. Kaya po ako nag-join this meeting po kasi graduate na po ako ng fisheries noong 2019 and medyo nakakalimutan ko na po yung ibang inaral ko about pagkukulture po ng tilapia. And then po, parang gusto ko pong i-engage yung naaral ko nung college ako. And parang gusto ko mag-engage ng pagkukulture. So, kailangan ko ulit ng ma-refresh ulit yung utak ko, ganyan, para nang sagan kapag nag-engage ako into tilapia culture, at least malalaman ko ulit, babalik ulit dati yung pinag-aralan ko, ganyan. Kaya nag-join po ako. Talagang interesado po ako sa pagkukulture ng tilapia po. Thank you so much po, Ma'am Irene. So, karaniwan nga sa atin, no, may alam na tayo pagdating sa pagkukulture ng tilapia or pag-aalaga ng mga isda. May mga BS Fisheries graduate po na naririto, mga nagtatrabaho sa local government unit. Pero minsan nga po, medyo nalilimutan po natin, no, yung mga kailangan natin tandaan when it comes to breeding and culture ng tilapia. So, pwede naman po ba, thank you so much, Ma'am Irene, pwede naman po ba kay Sir Michael Trevino po? Good morning po, sir. Hi, good morning po. Yan. So, sir, maaari po ba naming matanong ano po yung ating ine-expect sa pag-attend po natin ng training na ito? Ma'am, sa akin po kasi, at plano ko pa lang po kasi maglagay ng tilapia. Eh, mas maganda po kasi mas bago ako maglagay, at least dito malalaman ko na kagad kung yung proper na pag-aalaga. Yun lang po at para maintindihan ko maigi po lahat ng paraan. Thank you so much po, Sir Michael. So, kayo po ay mag-start pa lang po na mag-alaga po ng tilapia. Opo. Yan, which is a good move po na umaten po muna tayo ng pagsasanay para po meron na po tayong alam, no, before po tayo maglagay ng ating mga aalaga ang isda. Thank you so much po, sir. Last po, pwede naman po ba kay Ma'am Dutchlyn Grace? Yup. Good morning po, ma'am. Good morning po, ma'am. Bali po, from B44B po ako. Kaya po ako nag-join sa training katulad po nung reason nung unang natanong nyo na gusto ko pong ma-refresh kung ano po yung all about sa tilapia culture. Yun lang po. Hello ma'am, naka mute po yata. Hello ma'am, pakinig niyo na po ako? Yes ma'am, loud and clear na po. Bali po ma'am, kaya po ako nag-join para ma-refresh ko po yung tungkol sa tilapia culture po and production po. Yun lang po ma'am. Thank you so much po ma'am Dutchlyn. So sa karaniwan po sa mga natanong natin is meron na po tayong alam or meron na po tayong background when it comes to breeding and culture of tilapia, no? May onti na po tayong nalalaman. Ngayon po, gusto po naming malaman, ano po yung ating mga nalalaman na regarding sa tilapia? So, tayo po ay magkakaroon ng pretest. Ito po ay 10 points lamang po, 10 item test na ibibigay po namin sa inyo.
So, ang link po is ilalagay po namin sa ating pong chat box. Yan. So, para po ma-access po natin yung ating pong pretest, nilagay po namin ito sa ating pong chat box. Makikiklik na lamang po nung link na naririyan para po masagutan po natin yung ating pretest. Thank you. So, we will give you, I think, 5 minutes to answer our pretest. Salamat po. Yan, so good morning din po kay Ma'am Anneli S. Sherbo from Northern Samar. Yan, magandang umaga po. Tapos na po ba ang ating mga participants sa ating pong pretest? So, pwede po bang mag-thumbs up kung tapos na po? So, meron pa lang po tayong 10 responses. So, siguro po intayin po natin yung iba na matapos. Sir Roy got 7 points. Ganun din po si Ma'am Gianelli. Nakakuha rin po ng 7 points. So, mukhang matataas na rin po yung kaalaman natin regarding sa tilapia, sa breeding and culture ng tilapia. So, let's wait na lang po sa iba pa po natin mga participants na matapos. Thank you.
So meron na po tayong 12 responses out of 29 participants. So may we ask yung pong mga kapapasok lang na magsagot po tayo ng ating pretest. So ang mabibigyan po kasi ng ating certificate of participations is yung mga nakatapos po ng ating pretest and post-test. So make sure po na masasagutan nyo po yung pretest po natin and post-test po na ibibigay po mamaya before po tayo mag-end ng training. Thank you! Yan, siguro po tapos na pong magsagot ng ating pong pretest ang lahat. And doon sa mga hindi pa po, sige po, habang nag-start po tayo, pwede nyo naman pong tapusin pa or sagutan pa po yung ating pong pretest. So now, let's start para po sa ating unang lecture ngayong umagang ito. The Biology of Tilapia na iahatid po sa atin ng isa sa mga technical staff under po ng Fisheries Production and Support Services Division. 33 years in service na po siya here in Bifar, and she attended various training such as training on breeding and culture of tilapia and organic aquaculture. So let us all welcome Miss Virginia Panisales. Good morning, ma'am. Hello, good morning. Biology of Tilapia. Kailangan po bago tayo mag-start ng pag-aalaga, alam natin ang pinagmulan ng ating aalagaan na tilapia. Ano po o kaya commodity? Kaya po, ang unang topic natin ngayong umaga ay ang biology of tilapia. Para po sa taxonomical classification ng tilapia, ang tilapia po ay belong to kingdom Animalia, phylum Chordata, at nasa pamilya po siya ng Cichlidae. Yan po ang kanyang taxonomical classification. Meron po tayong 52 species of tilapia, 7 ang genus tilapia, 13 ang genus Cyropterodon, 32 ang genus Oreochromis, at ang tatlong important genera ay ang tilapia, Cyropterodon, at ang pangatlo po ay ang Oreochromis. Yan po yung para sa mga ano pa, review baga. sa mga akadin na yan. Pero kailangan din po nating malaman kung ano siya. Ano po?
Para po sa method of reproduction, ang genus tilapia lamang po ang substrate spawner or nest gatherer. Ang lalaki po ang nagagawa ng nest, then ang babae po ang nagmamouth brood ng ating mga eggs at fry. Ano po? Then, ang genus hyrtheridan po naman at oreochromis, ito yung nagmamouth brooders. By paternal or parental po yung ating hyrtheridan. Genus, ano po, ang halimbawa po nito ay yung Cyrotherodon, Melanotheron, o yung mga Gloria. Ano po, ang both parent po ay nag-guard o nag-brood ng egg hanggang maging fry yung ating mga tilapia. Then, ang genus Oreochromis po, ito yung maternal o female lang po ang nag-mouth brood. Ano po, ang female. And sila po yung ang mga egg at saka fry nila, inilalagay nila sa buccal cavity for many days, 2 to 5 days, para po hanggang maging fry. And pag may enemy, ito po ay na ibinobrood nila sa buccal cavity. Ito po yung Oreochromis at Cyrotherodon. Ang tilapia po sa Pilipinas ay generic. Is a generic name of group of cichlid. Ano po? Yeah, siya ay sa cichlid family. Tapos ang kanya po, ito po ay native or endemic sa Africa. Hindi po ito native dito sa Pilipinas. Kaya ito po ay inintroduce lang dito sa atin sa Pilipinas. Ang Oreochromis mosambicus po ang unang na-introduce noong taong 1950. Ito po ay nagmula sa bansang Thailand. Ito po ay tinatawag din natin na African mouth brooder o red pin tilapia dahil meron po siyang katangian na red margin on dorsal, yung sa ano po niya, dorsal fin and caudal fin, yung sa buntot. Tapos ang kanya pong buntot o caudal fin ay rounded po o bilog. Yung po ang katangian ng isang Mozambique tilapia. Ito po ay, ang isa pa niyang katangian, siya po ay very prolific o napakabilis niyang dumami at maitim. Kaya po, ito ay mabagal ang paglaki, maliliit po siya, hindi kagaya ng ibang tilapia. Then, noon po, dahil nga po sa mabagal niyang paglaki, mabilis po siyang dumami sa alagaan. Then, pagka po siya mabilis dumami, anong nangyayari sa ating alagang isda o tilapia na bumabagal o na-stand po ang kanilang paglaki? Kaya po, ito ay itinuring na peste noong taong 1970. Then, noong taong 1972 po, nai-introduce sa atin ang Oreochromis nilotipus. Ito po ay nag-introduce noong taong 1972 at nagmula po ito sa bansang Egypt or Thailand. Ito po yung tinatawag na mga layman's term po nila ng mga mangisda na plapla or giant tilapia. Kapag po plapla, ang tawag po dito sa Laguna, yung mga kalhati hanggang 1 kilo, yun na po yung tinatawag nilang plapla or giant tilapia. Ito po din ay isang, ang kulay niya ay mestizo at kinabase. Bakit po? Dahil po, depende po sa environment. Dahil dito sa Laguna de Bay, mababaw. Kaya po, hindi siya masyado maitim ang kulay. Meron po din siyang katangian na present ang kanyang vertical stripe sa kanyang buntot. Yun po ang katangian ng Oreochromis niloticus. Ano po? Ito po ay mabilis lumaki at magandang alagaan sa palaisdaan at sa mga katubigan. Ang pangatlo po ay ang Oreochromis aureus. Ito po ay nagmula sa USA at nadala po dito o na-introduce noong taong 1977. Ito din po ay tinatawag na blue tilapia dahil sa kanyang katangina, bluish ang kanyang background color at meron po siyang caudal fin na interrupted ang banded, hindi kagaya ng sa nilotica na continuous lang po. Then ang blue tilapia o ang aureus po, ito po ay magandang alagaan sa malalamig na lugar.
cloud sa malalamig na lugar. Kaya po ito ang inaalagaan nila. Ang pang-apat po ay ang Oreochromis spilorus. Ito po ay na-introduce noong 1998. Mula po ito sa bansang Kuwait. Ito po ay tinatawag natin din na sabaki tilapia. Yellowish din po ang kanyang kulay sa background at saka ang kanya pong ang mid-lateral blotches. Yun po ang kanyang katangian kapag tayo po ay nag-alaga nito. So, ang next po ay ang Oreochromis hornorum. Ito po ay tinatawag din natin na wami tilapia. At ito po ay nadala noong taong 1990 dito sa Pilipinas. Ito po ay ang pag-hybridization ng Oreochromis niloticus at Oreochromis mosambicus para po makapag-produce ng lahat na lalaki all male tilapia. Kapag po pinag-hybrid natin yung dalawang species, ang Oreochromis niloticus at Oreochromis mosambicus, makaproduce tayo ng all male tilapia. Bakit po all male lahat ang gusto nating ma-produce? Dahil po sa grow out o sa pagpapalaki natin, mas mabilis pong lumaki ng 20 to 30% ang lalaki compare sa babae. Yung iba nga po gumagamit pa ng sex reverse tilapia. Pero dito po sa amin, sa before, ang ginagamit niya namin ay yung hybridization, then yung manual sexing. Ina-identify po natin ang male and female. Maya po, meron po tayong slides para doon. Next po ay ang red tilapia. Siguro po, familiar na kayo sa red tilapia. Meron na po ba sa inyo nag-aalaga nito? Ito po ay na-introduce noong 1979. At ito po ay nagmula sa bansang Taiwan. Yung pong sa amin dito sa Bipar ay nanggaling po yun sa Florida. Florida strain po yung sa amin. Ito pong Taiwan, meron din naman po dito sa Pilipinas. Local and known po ito na gintong biyaya o kingfish. Dahil po, maihalin tulad po natin ito sa marine red snapper. Ano po? O yung maya-maya. Ito po ay mahal sa merkado. Kaya ang tilapia po ay itinuturing natin na high value commodity sa freshwater. Mataas po ang presyo nito sa merkado. Maabot po hanggang 300 per kilo, lalo kung ito ay buhay o live nating ibibenta sa mga restaurant. Pero sa mga local market po, hindi natin siya masyado nakikita dahil kukunti pa ang nag-aalaga. Pwede po kayong, meron po kami dito sa Bipar sa Bae na Florida strain po, pwede po kayong mag-request, then nagbebenta din po ang Bureau of Fisheries ng red tilapia. Ito po ang isa pa nating tilapia, klase ng tilapia, Cyropterodon melanoteron. Ito po yung na-introduce noong year 2000. Ito po ay tinatawag natin na black chin tilapia. Ano po? Ito po ay ang Arroyo o Gloria o yung kanyang local name. Medyo nakasama ko yung ito ay na-introduce sa ating bansa na aquarium pieces. Kaya po, marami nito sa abundant na matatagpuan natin sa Laguna de Bay, Manila Bay, Bulacan, Bataan at sa Pangasinan. Ito po ay mas mura kaysa doon sa tunay na tilapia. Bakit po ito tinawag na black chin tilapia? Dahil sa kanyang meron nakikita po ba natin sa screen doon sa malapit sa kanyang caudal peduncle, yung pong mole o yung nunal na kulay itim. Ano po? Then sabi po nila maliit siya compare sa tunay na tilapia. Pero siya po ay isang food fish na rin dito sa nabanggit kong mga lugar dahil po siya ay napakarami, mabilis siyang dumami. Kaya ito ay ibinebenta na rin at nakikita na rin po natin sa merkado. Alamin po naman natin ang external parts ng tilapia para po alam natin kung saan natin makikita ang sex organ ng ating aalagaan.
Una po yung dorsal spine, yung po yung mga tinik, then dorsal fin, yung po sa likod ng ating tilapia. Then ito pong pectoral fin, malapit sa operculum, pelvic fin, sa medyo belly po niya, sa may baba po ng kanyang bibig. Then ang ito pong anal fin, dito po natin matatagpuan ang organ ng ating tilapia. Ang caudal fin po naman, ito yung buntot ng ating tilapia. Meron po siya in between ng fork and caudal fin, yung po yung caudal peduncle. For diasex differentiation po natin, ang pagkakaiba po ng tilapiang babae at lalaki. Ano po, kailangan po nating malaman ito, okay, lalo't ang ating interest ay ang breeding. Ano po, o yung pagpaparami ng tilapia. Ano po ang pagkakaiba ng kanilang sex organ? Ang babae pong tilapia ay may tatlong butas o opening. Ang una po ay ang anus o yung labasan ng dumi. Pangalawa po ay yung genital papilla. Yung po yung labasan ng egg and urinary pore. Yung po yung labasan ng ihi ng ating tilapia ang babae. Then ang lalaking tilapia po naman, may dalawa po siyang opening. Ang una pong opening ay yung anus, labasan po ng dumi. Then ang pangalawang opening po niya ay urogenital papila. Ito po yung labasan ng kanyang pang-fertilize sa egg. Ano po? And then ang kanya pong shape ay slit-like, and ang babae po ay medyo pabilog po siya. Ano po? Yan po ang pagkakaiba ng kanilang sex organ. Para po naman sa mating ng tilapia, ang tilapia po ay nag-spawn po siya naturally. Ano po? Then, bago po sila mag-mating, gagawa po ang male ng nest o pugad sa bottom na sa ilalim ng ating palaisdaan. Ito po ay may diameter na 20 to 30 centimeter. Ano po ang wide? At sa pan po na sa ilalim ng fish pond natin ito, makikita lalo na kung tayo ay nagde-drain. Ang nest po ay ini-excavate o ginagawa ng male sa pamamagitan ng kanyang bibig. Ini-excavate po niya ito hanggang 5 to 8 centimeter depth. Ano po? Ang female po ay naka-attach sa ay na-attract po ito sa mga nest, then pupunta po ito, then ang male po ay nagkakaroon po ng courting sa female. Next. Yon. Hanggang sa sila po ay mag-lay, ang female po ay mag-release ng egg sa nest, then ito po ay i-fertilize ng male na tilapia. After fertilization po, ang female po ay pipick upin po ng kanyang bibig ang mga eggs sa kanyang mouth, then aalis na po sila sa nest. Another male na po yung female na po yung maa-attract doon sa ating nest habang nag-guard po doon ang tilapiang lalaki. Then another courting po in mating. Ang courting po at mating nila ay na umaabot hanggang less than one day lang. Ano po? Ang itlog po ay na-incubate 2 hanggang 5 araw sa female mouth. Ano po? Then before they hatch, yung young fry po ay ini-incubate pa rin ng mother sa kanilang buccal cavity up to 5 to 7 days. Then ang female po ay hindi po nakakain habang sila ay nag-hatch at nag-incubate ng fry sa kanilang buccal cavity. Kaya po, mas maliliit ang babaeng tilapia kaysa po sa lalaki, lalo na kung sila ay nasa incubating period. Ano pa? Then ang female po ang nag-guard sa kanilang ngiyang for 5 to 7 days. Then kapag po may mga enemy, iniha-hide po nila ang mga young prize sa kanilang buccal cavity. Then
Ang female po ay ready to spawn again after 1 week po ng kanila na hindi na sila. Yun po ang kanilang conditioning period. Ano po? Para po naman sa life cycle of tilapia, nakikita po natin yung egg. Then, yung yolk sac na fry. Ano po? Yung fry po, kapag po na-hatch yung egg natin, makikita po natin yung fry with yolk sac. Yun po yung pagkain na galing sa tiyan ng ating tilapia. Ito po ay 0 to 9 days. Then kapag po post-fry na, wala na po yung yolk sac. Kailangan na po natin pakainin yung ating post-fry ng fry mass o kaya ng rice bran. Ito po ay 10 to 14 days. Then yung pong next stage ay ang fingerlings, yung iba-ibang sizes, 2 to 4 weeks. Then juvenile, 1 to 2 months po. Then ang adult po, 3 to 4 months po. Yun na po yung marketable size. Then yung cycle po niya, ulit lang po siya no, after na mag-ano tayo, pairing at mag-setting. Ito po ang tsura ng development of Niloticus at 28 degrees centigrade. Ito po ay makikita natin sa microscope kapag gagamit tayo. Yan po ang itsura ng egg. Nagsisimula siya sa stage 1, 2 hanggang up to 7 stages. Ano po? Nadidevelop ang ating egg into 3 to 5 days. Ayan po, may yolk sac nakikita natin. Then, ika-6 days po, yun na yun. Nagsiswim na sila, 7 days, wala na po yung yolk sac nila. Ito na yung time na pakakainin na natin ang ating fry, post-fry. Para po naman sa feeding habits ng tilapia, ang tilapia po ay omnivore. Ibig sabihin po, pwede po natin pakainin ng halaman at hayop. Ito po yung tinatawag natin na phytoplankton at zooplankton. Kapag po tayo ay naglagay ng fertilizer sa ating palaisdaan, ito po yung napuproduce ang phytoplankton. Ito po yung halaman at ang zooplankton, ito po yung mga hayop na hindi po natin makikita ng ating mga mata unless na tayo ay gumamit ng microscope. Ito po ay mabilis makapagpalaki kapag tayo ay nakapag-prepare sa pan ng ating mga fry and fingerlings. Then pwede din po natin pakainin ng natural, yung commercial feeds. Ano po? Para po sa fry and fingerlings, ang ating pong ginagamit ay yung fry booster. Ano po? Pwede din po yung rice bran kapag po organic ang ating approach. Yan po ang aming ginagamit sa organic rice bran. Then yung mga halamang organic, kagaya ng makikita natin sa fish fry, yung mga kangkong, duckweed. Yan, ginagamit po natin yan sa organic. Then sa ang starter po naman, ito po ay ginagamit natin para sa juvenile. Then kapag po grow out na yung ating target o yung pagpapalaki, ano na po, grower na po yung ating gagamitin. Hanggang sa 3 to 4 months, yun na po yung ano, finisher. Para po siyang sa baboy din at sa manok, may mga stages na kailangan po kung gaano yung size ng ating tilapia, yun po yung size ng kanilang feeds na ibibigay natin. Okay po, yung pong ibang, yan na po nagtatapos ang ating biology ng tilapia. Ano po, yung, may next ano po, lecturer para breeding and culture. Yan, so thank you so much po, Ma'am Gina. So yan, thank you so much again, Ma'am Gina. So meron po ba tayong mga katanungan? So kung may questions po tayo, pwede po tayong mag-unmute, mag-raise ng hand, or
pwede po nating i-chat po doon po sa ating pong chat box. So, any question po regarding po sa lecture po ni Ma'am Gina? Ma'am, magandang umaga po. Hi, good morning po. Ma'am, yung po ba Ma'am Tilapia ay ano, wala, meron po ba tayong pwedeng mga vitamins na pwedeng ipailagay sa kanila o ipakain? Opo, may mga vitamins po na pwedeng ihalo po natin sa kanilang pigs. Ano po? Yung po vitamin C, oho. Mabibili rin po natin yun ma'am sa ano? Sa mga... Sa mga supply? Agricultural supply po. Pero meron na po nabibili na commercial feeds na complete na po ang diet. Sige po. Thank you po. Okay po. Yan, thank you so much po sir sa inyong katanungan. So meron pa po bang tayong gustong linawin or iba pa pong mga katanungan regarding po sa lecture ni Ma'am Gina? Yan, siguro po wala na po tayong questions, no? Or malinaw na po sa atin yung pong itinuro sa atin ni Ma'am Gina. So, we are expecting, no, na mamaya po pagdating po ng posters natin, is masasagutan po natin yung mga tanong. Dahil yun po, parang 5 questions po is nandun po sa inilecture ni Ma'am Gina. Again, thank you so much po, Ma'am Gina. Thank you po. Sana po magamit nyo yung lecture na ibinahag ko sa inyong lahat. Yan. So, sa pagpapatuloy naman po ng ating pong pagsasanay, kung kanina po natakal po ni Ma'am Gina yung biology ng tilapia, no? Kung ano-ano po ba yung iba't ibang uri ng tilapia, saan sila nagmula, kailan sila na-introduce, and yung mga basic na kailangan nating malaman tungkol sa tilapia. So, ngayon naman po, ihatid po ng ating second speaker ngayong umagang ito, yun naman pong breeding and culture ng tilapia. Paano po natin sila i-breed at aalagaan? So para po sa ating next speaker, siya po ay isa rin pong technical staff under the Fisheries Production and Support Services Division. So ating pong tinatawagan si Mr. Aurelio Carandang. So, okay na. Good morning po sa ating lahat. Ang topic ko po ay yung breeding and culture of high excel tilapia. Ito po ay stock manipulation. Ibig sabihin, hybrid po to. Kung nakilala nyo kanina yung mga doon sa biology, ito po yung mga pinagsama-samang mga strain. Okay po. So, mag-start na po tayo. So, ito po yung brief history ng Death Excel. So, the VPAR and FFTC has been active in the development of tilapia together with CLSU, UPMSI, in the implementation of TIP project and coordinated with the CLARM from 1987 to 1997 and was terminated in May 1997. So, base po dito, yung BPAR and FFTC, ito po ay located sa Nueva Ecija. Ito po yung National Fishery Technology Research, National Fishery, Freshwater Fishery Technology Center. Ang una po nilang yung stock manipulation, ito pong GIP, ito po ay yung genetic improved farm tilapia. So yan po yon yung 1987 to 1997. Pero base po diyan na-terminate po yan kasi po na nawalan na po ng pondo, hindi na po nawalan na bigyan ng pondo ng ating gobyerno. So ano po yung ginawa ng BPAR?
Ito ko. To sustain the development of tilapia, the GIP breeding material was acquired by the BPAR and FFTC. An addition of new genes of Oreochromis niloticus from unrelated family was renamed the GetXL in 2002. So, ibig sabihin po, yung pong mga breeding materials, nakuha rin po ng ating BPAR. Tapos, bukod po doon sa GIP, ito pong GIP ay 8th generation. Ibig pag sinabi pong 8th generation, ito po yung 8 strain. Maaring Philippines, Singapore, yeah, Egypt, yan po. Yun po yung mga ano, yung mga strain niyan. Ngayon, base po dito, bukod doon sa 8, dinagdagan pa ng ano ng unrelated families na tilapia rin na strain pero hindi related doon sa 8. Okay po? Ito po yung acronym. So, XL tilapia. So, ang ibig po sabihin ng EX ay excellent. So, saan po daw ba excellent siya? Excellent sa strain o sa lahi. So, yung letter C, comparable. So, pag sinabing comparable, advantage. Advantage in other tilapia. So, kung nag-alaga ka ng IXL, mas bintahe ka kumpara dun sa mga tilapia yung aalagaan. So, yung letter E, entrepreneurial. So, yung entrepreneurial, ibig sabihin sa ano yung more profits, business. So, yung letter L is livelihood. So, pag livelihood, ang makakabel yung mga fisher po. So, yung letter I, noong 2016, improve na po, in-improve na. Bukod po doon sa yung Excel, nung unang lumabas, ginawa, in-improve na siya noong 2016. Benefits in using XL tilapia. So number one is fast grower. So pag fast grower, siyempre, ang nakakuha niyong fingerlings ay quality. So quality fingerlings po yan pag fast grower. Letter B is disease resistance. Pag ang stocks niyo matatag o hardy, maano siya sa sakit, siyempre, malaki yung harvest mo, yung survival. Letter C is good carcass quality. Yung good carcass quality, yung flesh po niya. Yung flesh po niya ay malambot po hindi kumpara dun sa yung lumalabas na tilapia na medyo matigas. Siya po ay medyo maganda. Yung arroyo, kung nakatingin kayo ng arroyo na tilapia, kung tawagin, matigas po siya. So ito po, malambot. So yung letter D is efficient in food converter. So, affordable naman po. Medyo mura. Hindi yan yung high value. So, dako po tayo dun sa pan preparation. So, anong nakikita nyo dun sa pan? Medyo malinis po siya. Wala kayong nakikita ng vegetation. Yung mga kangkong, water lily. So, wala po. Ano po? So, yan po yung sa pan preparations. Ito po, ano po yung ating mga ipiprepare? So, yung ating, yung mga materials, yung tub, siyempre, yung scoop net, yung seed net. Yung seed net, yung po yung pamukot o yung panghuli, partial ano harvest. Yung conditioning net, yung paglalagyan natin ng ating hinarvest. Dako po tayo dun sa pan-draining. So, ayan po. Yung pagka po mag-drain tayo, to remove excess mud, yung mga malalambot, kailangan pong iangat natin dun sa dike yan. Elimination of predators and unwanted species. So, ano-ano ba yung mga predators na presence dun sa mga pan natin? So, iyan po yung dalag, yung hito, yung gobi. Yung po yung mga predators. At saka yung iba, yung ibon, dinadagit din po niya. So, drains will be kept from free of food, trash, or any other blockage. So, dapat po ang ating pond ay naka-design. So, pag mag-drain tayo, medyo yung tubig padiretso dun sa may catching pond. So, medyo dapat naka level.
Oh, yung pan-leveling, sabi nga kanina ni Ma'am Gina, sabi yung mga isdang lalaki, yung tilapyang lalaki, eh naggagawa daw ng nest. So, pagka po nagbibreed tayo, hindi po dapat merong makikitang nest na ginawa ng tilapia kasi hindi na po yun anakan. So, dapat i-level po yun para gagawa na lang po ulit sila ng sarili na. Pagka yung meron dyan, hindi po manganganak yung ano nyo, yung mga isda nyo, yung mga tilapia nyo. So, dapat i-level po. So, base po dun sa picture, meron po silang mga instrument na pang level nung ano, nung mga pans. So, sa pan drying, so, ganito po yung itsura niya. Kailan maa-attain yung ganyang, ano, siguro, mga 10 to 14 days. Kasi, para po mag-eliminate yung toxic gases, yung mga pinakain po natin na hindi nila na-consume, nabubulok po yung sa loob, sa sediment. So, yun po yung isa sa mga nagiging factor para ma-ano yung ating, yung maging acidic yung ating pan. So, yung water level. Ang water level po ay nagre-range sa 0.8 to 1 meter. So lalagyan po natin yung ng screen yung ating inlet at saka yung what yung ating outlet. So bakit po? Para po hindi makapasok yung mga predators nang galing na nanggaling sa ano ba kung sa anal ganun po. At saka hindi naman po makalpas yung ating mga yung ating stocks para doon sa inlet. So installation of screen or net. So doon po sa kantarilya, screen should be clean and prepared. So dapat po movable siya, hindi po naka-fix. So dapat nabubunot. Ganun po ang pag-aano doon sa kantarilya, dapat movable. Checking of water inlet and outlet. So dapat i-monitor po natin yung ating pans. So dapat po kung ano po yung requirement na height ng ating pan dapat po gagawin natin. Kaya dapat po araw-araw yung monitoring. So ito naman po ay yung pest elimination. In case po na yung inyong pan ay hindi naka-design, so meron po tayong alternative na kung paano natin gagawin, anong gagawin natin. So elimination of predators and unwanted species. So, ito po, pwede po kayong, ito po yung mga example ng pesticides. Meron po ditong rotinone, meron po ditong tobacco dust powder, at saka yung tea seed powder. So, ang familiar sa amin dyan ay yung tea seed powder. Kasi po, yung rotinone, imported po yan. So, iba pa natin makukuha yan. Yung tobacco dust, meron po dyan sa may parting norte. So, yung tea seed powder, madali po, ito po yung hitsura niya, nakasako na siya, pwede siyang mabili lang dito sa may malapit lamang ko. Dito, ang alam ko niyan po ay dito sa may parting Las Piñas. Application of lime. So, bakit po tayo mag-a-apply ng lime? So, kaya po tayo mag-a-apply ng lime kung ang ating peace fund ay ang soil pH below 6.5, maaring 4 or 5. So, pwede po tayo mag-apply. So pagka po, gano'n pong karami yung i-apply natin, 200 kilograms per hectare. So base po sa computation, ayan, may computation. So ito po, so assuming na ang ating a-applyan ng lime ay 250 square meter. So ito po yon. Ganun po na cross multiplication o 250 multiplied by 200 divided by 10,000 ang ating pong i-apply dun sa 250 square meter ay 5 kilograms lamang po. So pag-apply po natin ng lime, dapat po medyo drain, hindi po yung may tubig, yung pong drain po siya. Pang-condition po ito ng lupa dun sa ating peace pond. So, application of fertilizer. Bakit po tayo mag-a-apply ng fertilizer? Base po kanina, sabi nga ni Ma'am Gina, magpuproduce tayo ng natural food.
So ano po yung mga natural food? Sabi nga niya ay yung phytoplankton at saka zooplankton. So ito po yung fertilizer na gagamitin natin. Kung halimbawa po ay organic fertilizer o yung organic. So ang mga example po niyan ay yung chicken manure at saka yung vermicast. So base po dun sa nakalagay dito, 1,000 kilograms yun yung basal application. So dapat po kung ano yung organic is 1,000. Dito po naman sa inorganic is 100. So ang diferensya po is 1/10. So baka po kayo magkamali, magkabaliktad ng apply. So ito pong inorganic, ang example po nito ay yung mga Amopos, yung 1620. So ganito po yung ano, yung gagawin yung pag-compute. So ayan po, ayan nga sabi ko sa inyo, yung organic ay yung inorganic ay 1620, yung organic ay vermicast, pwedeng taken manure o taken dung. So ganun po ang pag-a-apply natin doon sa picture niya. So ito naman po yung computation. So kung ang ginamit na po natin ay yung 250, hindi na tayo magbabago. Depende po yan sa area nyo. Kung ang area nyo ay 500, siyempre 500 ang lalagay dyan. So cross multiply 250 over 10,000, kasi po kaya 10,000, minimum 10,000, 1 hectare po yan. So ang ano natin ay 1 hectare is 10,000 square meter, kaya po merong 10,000 dyan. Ngayon, yung 1,000 kilogram, yun po yung basal na i-apply natin. So pag minultiply natin at saka dinivide niyan, ang lalabas po is 25. So 250, yung 250 multiply by 1,000 is 250,000, divide by 10,000 is 25 kilos. So ang i-apply po nating fertilizer ay 25 kilos. So after a week, meron tayong side dressing na ilalagay doon, yung naka-trapezoid, nakalagay sa sako para ma-continue yung ano, yung nutrient ng ating fish pond. So after 3 to 5 days, so mag-aakar na nga yung phytoplankton. So unang na mag-aakar yung phytoplankton kasi plants yan. So after 5 days, so nagiging yung phyto nagiging zooplankton. So yun po yung kinakain ng ating mga tilapia. So ito naman po ay yung conditioning cage. So ang conditioning net natin ay 10, ang size po niya ay 10 by 3 by 1.5. So may stacking density na 3 to 5 pieces per square meter or per cubic meter. So dun sa 10 by 3 by 1.5, so i-multiply mo yung 10 sa 3 is 30, multiply by 1.5 is 45. So ang total population po ng ating conditioner ay umaabot sa ang area niya ay 45 cubic meter. So base po dito, ang stacking density is 5. So multiply by 5 is 45 by multiply by 5 is 225 ba? So 225 po yung total population ng ating cage, yung conditioner. 225. So collection of breeders. So paano natin kinukolekt siya? Sabi ko nga sa inyo, meron kaninang yung pukot o yung sinet. So pinupukot po yun. Base po dun sa, ito po yung sequence. Ayan po. So bago i-stack dun sa conditioning pan. So ito naman po yung fish pan design. Yung area is 250 square meter. Ang stacking density is 2 pieces per square meter. Ang stacking ratio is 1 male, 3 female. Ang feeding ratio is 2% of ABW. Ang breeding cycle, so yung cycle po, base po kanina, sinabi nga ni Ma'am Gina, dapat po ay mga 26 to 30 days, so dapat i-drain mo na yung pad mo. So sa stacking density, kung 2 pieces per square meter, so 2 multiplied by 250 is 500 pieces ang i-stack. Yun po yung total population ng ating 250 square meter. Okay po? So yung sex ratio, 500 divided by 4, so lalabas po na 125 ang male at 375 ang
be made. Yun po yung dun sa ratio na 1:3. So, isang male sa 3 female. So, yun po yung dami. So, ito po naman ay yung pagkukondisyon ng ating breeders. So, kinukondisyon po natin yan by separate yung male at female. Ito po ay, ang ibig sabihin po nito ay, ang ating pagkukondisyon is the process of bringing adult in this spawning condition by promoting the development of gonad. So, ano ba yung gonad? So, ito yung is the process of reproduction. Kaya po, hinihiwali natin na sa kinukondisyon natin yung ating mga breeders. Criteria for selecting and stocking of breeders. Ito po ay manual na ginagawa para mas maganda kasi para makita natin yung sex organ niya. So dapat po sexually matured. Paano natin masasabi o madedetermine kung ito ba ay sexually matured? So ito po ay pagka po titingnan nila po isa-isa, dapat po yung ano eh medyo reddish na yung kulay ng ating sex organ ng ating breeders. Free from deformity. So dapat po wala pong sugat-sugat at tanggal yung mga kaliskes, wala po noon. At saka yung medyo nagiging kuba. So i-eliminate na natin yon. So pipiliin natin yung medyo maganda. Siyempre para maging maganda yung ating produce. Kasi dapat quality. Kaya dapat walang mga deformities. Letter C is parasite free. Saan ba nakikita yan? Dun sa may parte ng gills ng tilapia. So letter D is prude body. So maliit yung ulo, malapad yung katawan. Pabilog. So yun po. So at sabi po kanina, narinig ko rin po yung selection of brood stock. So ano, pagka po tubular, ito po ay babae. Pagka po naman slit-like, ito po ay lalaki. So sa physical appearance, ang babae po ay light ang kulay. Tapos ang yan, light po ang kulay niyan, nag-yellowish ang kulay niya. Maliban po na ang habitat po nito ay malalim, maitim po siya. Pero ang titingnan na po natin ay yung sex organ niya. So pagka naman po lalaki, greenish ang kulay at saka nagdadart yung likod. So yun po ang lalaki. Breeders are conditioned in separate hapa by, sabi ko nga sa inyo, by sex. So hiwalay yung male at saka yung female. Kasi pagka nag-breed po tayo, para pag in-stock po natin sila, hindi na sila familiar sa isa't isa. So ang gagawin nila na lang nila, kasi kumusabik sila, sila ay mag-mate na. So yung target natin within 26 to 30 days, so makakapanganak na siya diyan. Kasi pagka familiar sila, lalampas po yun. So yung target nyo, alimbawa, ang expected nyo ay makaproduce kayo ng mga 20,000. Pagka hindi po nakaseparate yan, maaaring 15 to 10,000 lang po makukuha nyo. Ito naman po ay yung holding of breeders in conditioning nets. So ginagamitan po siya ng kawayan, tapos nag-ooperate yung dalawang tao, dinadala sa tabi. Doon na lang sasalupin. So checking of egg in the vocal cavity. Alin po ba ang gusto nating i-stock, yung may eggs na o yung wala pa? So ang talagang tama po ay yung walang eggs. So kasi pagka in-stock mo ng may eggs yan, mauunang mahats yung iba. Tapos yung matitira, kakainin nila. Mas unang lalaki yung may with eggs na eh. Samantalang kung yung lahat iwala, ay sabay-sabay silang mag-hats o mangingitlog. After the breeding cycle, simultaneously with pan preparation. So pag nag-cycle kayo, dapat nakaprepare na yung pan natin. Duration is 1 to 2 weeks before stocking. May complete feeding na feeding rate na 2 to 3% of ABW. Yung po ay ipapakain dun sa breeders o dun sa broodstock.
Ito po yung average body weight. So, paano po ba kinukuha yung average body weight? So, pa-sample po kayo ng 5 o kayo 10. So, ganyan po. Kukuhanin nyo yung total and then, i-divide mo sa kung ilan yung number of samples. So, meron po tayong ABW na 100 grammers. So, yung daily feed ratio is DFR. So, it is equal to average body weight multiply the total number of staff multiply by the percent of feeding rate. So, ang ating ABW is 100. So, ang stock natin doon sa 250 ay 500. So, ang ating feeding rate is 2%. So, yung 2, i-divide mo sa 100, lalabas na 0.02 kasi 100% eh. So, parang ililipat po natin yung percent into decimal. So, kaya po nakuha yung 0.02. So, i-multiply mo yung 100 sa 500 is 50,000. Tapos, multiply by 0.02. So, ang mangyayari po is 1,000 grams per day. So, sa 250 square meter na may 500 na population, ipapakain po natin sa isang araw is 1,000 grams or equivalent to 1 kilogram. So, kung dalawang beses kayo magpakain, kalahating kilo sa umaga, kalahating kilo sa hapon. Yun po yung tama. Maliban na lamang po kung may namatay. Ano ba? Kung may namatay, magbabawas po kayo doon sa number of stocks. So, ito naman po yung routinary activities. Yung imomonitor natin. So, titingnan po natin yung paano tayo feeding. So, yung water quality monitoring. So, yung nakita nyo po dyan na ang tawag na instrument ay CKDs. So, yung po yung determine kung pwede pang makain ng isda yung kanilang pagkain dahil dapat malinaw yung tubig. So, pagka medyo malabo na, hindi na masyadong nakikita yan. So, dapat i-monitor. Tapos, yung weeding, aalisin po natin yung mga nasa na mga damo dahil paggabi, kompetensya pa po yan sa dissolved oxygen ng ating stocks. So, pag tayo po mag-breed, so kailangan po natin yung deep net. Ito po yung fine mesh net na pangsalap nung ating mga prey na makukuha dun sa tabi ng fish pond. So, ganito po ino-operate yan. So, yung fry collection using deep net, so sa umaga po ino-operate yan. So, ayan po, base po dun sa picture. Grading of fry. So, ibig sabihin, i-grade po yon. Dapat uniform po yung size ng ating mga fingerlings kasi po pagka medyo may malaki po doon kasi hindi sa magkakapatid po merong mas mabilis yang lumaki yung po sa tilapia kung tawagin po yan ay yung shooter. So pagka po may nakalampas diyan o may napasama, so siya po yung nagiging kumakain doon sa mga maliliit, so nagkakaroon po ng cannibalism. Yung po ang diyan. So, dapat uniform yung size. So, stacking of prey in nursery or hapa net. Yung size ng hapa is 2 by 10 by 1. So, ibig sabihin 20 square meter. So, pag in-stack ang stacking density po ng prey per square meter is 1,000. Pero, ngayon yung mga 1 week lang yon. Tapos, i-grade mo na ulit yon. So, dapat po, ang stack po natin is dun sa ating 2 by 10 is mga 20,000 lamang po stocks natin doon. After a week, so i-grade po ulit natin siya. Tapos, isasamahan natin yung pare-pares na pare-pareho yung laki. Feeding of prey, ilang percent? Kanina po, 2% lamang po doon sa breeder. So ngayon po, sa fingerlings, kasi po medyo maliliit siya. At saka dapat po ay kailangan yung mataas yung protein ng kasi miski sa tao, timo pagka yung mga baby, pag pinain natin ang gatas,
medyo mataas yung protein content. So dito po ang ipaano ang ating feeding rate ay magre-range po sa 20 to 30%. Yung frequency of feeding kanina twice la ang pagka po sa mga fry o sa fingerlings, ari po na 4 hanggang 5 beses natin pakakainin. So yung pag-compute natin, base po doon, i-divide natin kung 4 beses tayo magpakain. Kung halimbawa ay ang kalahating kilo, i-divide po natin yung kalahating kilo doon sa 4. Hindi po yung 4 na kalahating kilo. So ganun po, kahatiin po natin. Kasi yun po yung DFR, yung daily feed ration. So ito naman po yung monitoring. So dapat po i-monitor natin yung ating mga pans. So siyempre unang-una titingnan natin yung water inlet at saka yung outlet, then yung growth of aquatic weeds. So dapat po wala po mga water lily o mga yung mga kangkong. So yung activities of fish. So dapat po hindi ko mulubulutang po yung ating tilapia humingi ng pagkain, papakainin natin. I-check po natin yung water po nila nung pond. Baka po naman bumababa yung dissolved oxygen. Kasi po, pag bumaba po yung dissolved oxygen, ang tendency po ng isda ay aangat yan. Pag angat niya, kung papakain mo, mamamatay siya. Tsaka hindi siya kakain. So dapat, ang remedy na gagawin nyo, pwede kang mag-apply ng tubig, dadaga-replenish. Magladagdag ka ng tubig, tapos magpapalabas ka para ma-maintain yun. Halimbawa, 1 meter. So kung 20% lamang nung idadagdag mo, at saka yung 20% din po yung ipapalalabasin mo. So dapat po ganun. Yung po isang sa mga remedy na gagawin nyo. Pangalawa, para magkaroon po ng movement yung ating pond, so pwede nating galaw-galawin para magkaroon ng oxygen. So yung presence of fry. So yung sa pond natin, kailangan sasalapin natin ng deep net para wala pong ano, walang makalaki. So yung mortality. So dapat kung sa mortalities, dapat po hindi natin pinababayaan. Kukuhanin po natin yan, ibabaon po natin yan at hindi yung kalat. Kasi mamamaho. Pangalawa, baka mapalagay doon sa tubig, ideal range of water parameter. So ito po naman yung mga idea na sa ating pond. So water temperature, nagre-range po siya sa 25 to 30 degrees centigrade. Yung dissolved oxygen, 3 to 5 parts per million. So PPM. So water level is 0.8 to 1 meter. So yung transparency, sabi ko nga sa kanila, yung kanina, yung sticky disk. So dapat po ma-re-reading nyo siya sa 30 to 40 centimeter. So yun po yung maganda, yun po yung kakain yung isda natin. Ngayon, pagka po yan i mga 10 o 20, malabo po yun. So yun po. Yan po yung ideal range na ano nyo, pwedeng guide. Collection and harvesting of fingerling. So pinokolekta po yan by, ano, pinupukot po yan. So ito po yung mga ginagamit natin. Gagamit po tayo ng scoop net, sin net, at saka yung tab. So ayan po. Sa scoop net, yung harvesting of fingerling. So ganun po ginagawa yan. Nilalagyan po ng palatag doon sa dulo, tapos pupukutin po. Yung ano, kasi nursery po yun. So pagka pukot natin, isang beses lang po gagawin po yan. Collection is done once a day lang, sabi ko nga sa inyo kanina. At saka ito ay tuwing umaga lang para hindi po sila ma-stress. So holding of fingerlings, containers should not be overloaded and should be held immediately to maximize mortality. So pagka po yung ating tub, medyo alam natin marami na, i-transport na ulit natin yan. Hindi po pwede yung pupunuin ang pupunuin natin para isang kuhanan lang. Hindi. Dapat medyo magaling din tayong tumansa.
Ito naman po yung sequence ng paano hinaharvest. So, harvesting of fingerlings, tapos grading, transporting o yung hauling, conditioning, at saka yung loading. So, pag-anon po. Ito po naman yung production cycle. Sabi ko nga, pwedeng 26 to 30 days o 25 to 30 days. Ang area natin ay 250. Ang ABW, pinakamaganda pong range ng isda natin ay 100 to 150 grammers. Yung sex ratio is 1:3. So, yung stocking density, merong pag malalaki yung area, merong gumagamit ng 200 kilograms per hectare. Oh, so, by weight. Yun namang ginamit ko ay by quantity. So, 2 pieces per square meter. Duration ng ating yung cycle is 28 days. Ito naman po yung protein requirement o yung size ng ating isda. So, saan po ba natin makikita yung ano yung protein content sinasabi? So, ito pwedeng ipa-analyze sa analyzer kung nagpe-prepare kayo ng mga feeds. Ngayon, kung kayo na may bibili, naandun po yun sa tarjeta nung binibili yung feeds, yung commercial. So, dapat po, kung ang papakainin natin ay yung mga fry, dapat po ang CP niyan is 50%. So, doon nyo po makikita. So, pag ang ano ba mga available dyan, ay yung mga booster 1, booster 2, booster 3. So, mamimili na lang kayo kung alin yung applicable doon sa ipapakain doon sa ating mga fry. So, pagka po naman ang weight ng ating ano ay 5 grams to 10 grams, so 35 to 40%. So, yun po yung CP o yung crude protein. Pagka 10 to 35, ito po yung starter na yan. Ito po ay 30 to 35%. Tapos yung 35 and above, so pwede pong 25 to 30% ang ating ipapakain. Yung po yung CP. Ito naman po yung no yung hindi pa pala presyo to. Ito po naman yung feeding strategies na sa kung ito po ba intensive, semi-intensive o extensive. So meron po tatlong klase ng ano ng pag-aalaga ng isda. Ito po yung intensive, semi-intensive at saka extensive. So ito po base po dun sa nakalagay, ito po ay yung semi-intensive. Okay, semi-intensive. Bakit po? Kasi po, fertilization plus supplemental feeding. So, ayan po. Pag sa fingerlings po, ang dapat po, ang feeding rate po ay 5%. Pagka po naman sa fry, 10 to 15% nung feeding rate. Feeding rate po ating pinag-uusapan dito. Ano po? So, pagka po juvenile, pwede pong ano, yung 3%. Dito naman sa complete feeding, ito naman po yung tinatawag na intensive. So dito, medyo malaki. Yung fry, 15 to 30% ng feeding rate. Tapos, ang fingerlings ay 10 to 15%. Yung sa juvenile, 5 to 10. Tapos yung marketable, 5 to 2. Tapos yung breeders, 5 to 2. So itong intensive, ito yung kumpleto. Merong aeration to, medyo yung feeds nito, medyo yung commercial, puro commercial, hindi na nag-a-apply dito ng fertilization. So dito sa kabila, yung semi-intensive, ito po yung ginagamitan ng fertilization. At saka base po dyan, kita nyo yung percent ng feeding rate, mas mataas yung sa complete feeding or dun sa intensive. Ito naman po ay yung fingerling sizes at saka yung prices. Kasi po, baka bibili kayo ng fingerlings, ito po yung mga size. Pagka po ang size po niya is size 24, so ang presyo po daw niya is 15 centimos laang. So yung size 22, 25 cents. Yung size 17, 30 cents. Yung size 14, 45 cents. Saka yung sa broodstock na medyo iba naman to yung mga accreditation, may mga accredited na ano nag-aalaga talaga ng IXL. So ito po yung mga presyo ng ating gobyerno.
So, napansin nyo dito, pag malaki po yung numero, katulad ito, size 24, ibig sabihin po niyan, maliit po yung fingerlings, maliit po siya. Pag size 14, medyo malaki po siya. So, mas malaki yung numero, mas maliit yung isda. Kasi po, yun po ang pagsukat po niya ay doon sa mesh. Yung butas nung lambat. So, tapos na po tayo doon sa breeding o yung sa pagpapaanak. Ito naman po ay yung pag-culture. So, ito nga po, sabi ko nga sa inyo, tilapia sa isang ektaryang palaisdaan. Bakit po isang ektarya? So, ito po ay naka-design po ito sa for business. Kasi po, ang tilapia po natin ay hindi naman high value yan. Ngayon, medyo mura lamang, pangkaraniwan lamang po yan. Kaya dapat po ang pag-aalagaan natin ay medyo malaki yung area. Kasi pag maliit, hindi rin yung kayo gasinong kikita. O ito po ay nakadesign para sa, ano ba to? Sa negosyo. Ito po. So ito po naman, sabi ko nga sa inyo, may tatlong klase ng pag-aalaga ng tilapia. Ito po yung extensive. So ibig sabihin po na extensive, nagre-relay lamang po tayo dun sa fertilization. Wala pong commercial feeds. Bali, ang pinapakain po natin dyan, pwedeng duckweeds, yung mga darak-darak, yan po. So walang commercial yan. Hindi ginagamitan ng commercial. Base po dyan, kasi po sa dami ng ihulog, kada square meter, nagre-range po lamang sa 1 to 3 pieces per square meter. So napakaliit po, ano po, per square meter na po yan. Ang size po ng i-stack natin is 17 or 14. At saka natural ang pakain. May 0.8 to 1 meter yung lalim ng tubig. Tapos yung tagal ng pag-aalaga, 6 to 8 months. So matagal. Ano po yung laki ng ating isda? Nagre-range din po sa 6 to 8 piraso kada kilo. So kung 8, siguro mga 130 to 150 grams lamang po yan. So dito naman po tayo dumako sa semi-intensive. So ang i-stack po natin ay 4 to 7 piraso kada square meter. So kanina 1 to 3, ha? Dito ngayon 4 to 7. Ito naman po yung semi-intensive. So merong natural na pagkain, commercial feeds. Sa una hanggang dalawang buwan, 5% yung feeding rate. Tapos sa tatlo hanggang limang buwan, ito ay 3% ang feeding rate. Ang lalim po ng tubig ay 1.1 to 1.4. Ilang buwang alaga? 3 to 5 months culture period. So, yung laki o yung harvest natin, ganong kalalaki, umaabot po ng 4 to 5 pieces kada kilo. So, maaring 250 to 200 grams po yan. So, bali, kung ano, apatan o limahan po yan pag binibenta natin. So, dito naman po sa kabila, yung intensive culture. So, ito po ay, ang stacking density po natin ay 8 to 10 pieces per square meter. So, ang size ay size 14 or 12. With commercial feeds na sa una hanggang dalawang buwan ay 7% ang feeding rate. Samantalang doon sa una at sa pangalawang buwan doon sa semi-intensive ay 5%. Dito, 7%. So, yung ikatlong buwan, 5% na. Tapos, yung pang-apat na buwan, 3%. No? Ibig sabihin, 4 months culture period. Samantalang doon sa semi-intensive, 5 months culture period. So yung lalim po ng tubig natin ay 1.5 to 2 meters. So may aeration. Siyempre, maglalagay kayo ng aerator. Hindi pwede po. Kung maari nga po, dire-diretso yung tubig ang agos. So ang pagbabawas ng tubig, 10 to 20% ng dami ng tubig. So parang araw-araw yon, o kaya ay kung gusto nyo, sa intensive medyo kailangan araw-araw halos yan eh.
So, yung pag-aalaga, 3 to 4 months culture period. Ilang piraso, 1 kilo? 3 hanggang 5 piraso. So, kung 3, ibig sabihin mga 340 grammers yung ating yung ating isda, yung ating tilapia. Ito naman po yung prospekto sa 500 square meter na palaisdaan. Ito naman kasi hindi naman lahat makaka-avail ng 1 hektarya eh. So gumawa rin po ako ng 500 square meter. So ito po yung gasto sa pagbuo ng palaisdaan. So ito po. So yung paghuhukay, ganoon. Yan, nasa ano naman yan po. Yung gastos po. Ayan, nakalagay na yung una, yung sa fix. Ito naman po yung sa operation. Ito naman po. Ito po yung kabuwang ani. So ito po ay 2 beses naming culture period kasi 5 months culture period eh. Intensive po to. So yung 1 month preparation, doon po na kukonsumo yun. So yung aming dalawang run sa loob ng 1 taon ay may na-harvest kaming 9,000 pieces na piraso ng tilapia. At ito ay limahan, ay tumimbang lamang po ng 1,800 kilos. Ang presyo po noon, noon po namin ibinebenta, is 70 pesos per yung sa farm gate. Ito po yung farm gate ko. So 70 pesos lamang po yung farm gate, kaya umabot lamang po ng 126,000 yung aming harvest na 9,000 pieces na tilapia. Ito naman po yung FCR o yung feed conversion ratio. So titingnan dito po, malalaman natin kung kikita po tayo dun sa ating proyekto. So sa ang formula po nito ay total FCR is equal to total feed consumed in kilograms at over total piece harvest. So ang amin pong nagamit dun sa 2 run na feeds ay umaabot po ng 2,150 kilograms. Yun ay sama-sama na yon, yung para sa starter, yung para sa grower, at saka yung sa finisher. So may harvest po kami na 1,800 kilograms. So yung aming 9,000, na-convert namin sa kilo, ay naging 1,800. Kaya meron po tayong FCR na 1.19. So dito po sa 1.19, tanong ko sa inyo, kumita po ba tayo? So, ang totoo po niyan, kumita lang pero ko konti. Kasi base po dito sa FCR, kasi po ang presyo po ng aming feeds nung makonsumo namin, nung makonsolidate namin ay umaabot ng 36 pesos per kilogram. Ay kung 1.19, siguro to mga 50 pesos, 52 ganyan ang presyo po nung aming ano, nung feeds halos. So ay naibenta po namin ng 70. So yung 70, ima-minus po natin dun sa 52, ay kikita po tayo ng 18 pesos yata yon, parang ganon. 18 pesos per kilo, ay ilang kilo yan. So yun po ang kita po noong ating 500 square meter na palaisdaan. At ito ay 2 beses nag-harvest sa loob ng 1 taon. So ito po yung netong kita, yung net income. Ito po. So yung kabuuang kita is 126,000. Yun yung benta namin. Yung bawas sa operasyon, yung bili ng pigs, yung mga ano, ay umabot lang ng 25,000 yung kinita po. So ibig sabihin, mga 12,000 lang mahigit sa 1 run. So ito po. Yung tagal ng balik ng puhunan, umaabot po ng 27 months. So, ganun po katagal. Kasi nga po, medyo mura yung ating tilapia. Eh, hindi naman kasi yan yung mga high value. So, hanggang doon na lang po yung aking lecture.
tungkol po sa culture at saka yung sa breeding. So kung may tanong po kayo, lalo na ang mga ano nyo, yung sa tangke. O sige, yung mga mag, yung gustong mag-alaga ng tilapia sa tangke, so magtanong na kayo. Sasagutin ko. Yan. So, thank you so much po, Sir Leo, sa napaka-informative na lecture. So, kung meron po tayong mga katanungan, pwede po tayong mag-unmute or pwede rin naman po na ilagay po natin sa ating pong chat box. So, parang meron na po tayong questions here. Sir, from Sir Peter Daroy, how about if pan drying is not possible, any alternatives daw po? Ano if na? If hindi daw po possible yung pan drying, any alternatives daw po? Pwede namang hindi ganun kabitak-bitak kung talagang ano, kung talagang medyo gusto nyo, medyo isa nyo man, mga siguro, mga 1 week. Yan, may nagre-raise po ng hand. Sige po, paulit na lang po ulit ng answer. Nakamit po pa naman. Yeah, about to din sa yung sa drying, sa pan-drying, mga 1 week okay na rin yun. Basta be sure na wala po yung mga predators patay po. Okay? Yan, so may questions pa po dito? May nagra-raise po pala ng hand, Sir Raul. Yan, so question pa po, sir. Pwede rin po ba ang tilapia sa brackish water? Meron kami tilapia na para doon sa brackish. Ito yung tinatawag na best. Kanya lang, wala kami dito sa Los Baños. Makaka-avail kayo niya sa Nueva Ecija. So yung best, yung brackish, enhanced tilapia, selected tilapia, yun po yung meaning noon. So yun po, eh, meron po kayong makukuha sa Nueva Sado, sa NFFTC. Pwede po kayong mag-request. Saka ano po ba yung salinity ng brackish water niyo? Sir Peter? Yan, sir, pwede po kayong mag-unmute or ilagay niyo na lang po yung answer niyo here on our chat box. So, pwede po ba namin malaman or may idea po ba sila kung ano po yung salinity ng brackish water po natin? Siguro po, balikan na lang po natin si Sir Peter. And marami po nagtatanong here on our chat box po regarding sa slides. Isasend na lang po namin sa inyo pong mga email na ipoprovide po mamaya sa ating overall training evaluation form. So, question po from Sir John Vincent Garoy. Good morning po. Ano po yung ideal water salinity and pH sa tilapia culture? Ang pH po ay umaabot sa 7 to 9. 7 to 9. Yun po yung range. Yun po yung basic. Tapos, yung sa salinity o sa brackish, pag mag-aano kayo, mag-aalaga, huwag pong aabot ng 20. PPT. Dapat po kung maaari mga 15. Kasi po, ang mamayayari po sa tilapia nyo, pag hindi po nakinaya, sasabog po yung mata noon. So maraming mamamatay. So kasi po, hindi naman talaga po nakaano yung tilapia natin. Pwede po, i-acclimate nyo yan. Pwede po mag-acclimate kayo. So makuha nyo po yung 15 PPT by yung sa palanggana, utay-utay yung lalagyan ng alat yung ating palanggana para ma-attain yung salinity. O di kaya, sabi ko nga sa inyo kanina, meron po tayong naka-design po na tilapia para sa brackish, yun po yung tinatawag na best. Okay po? Sir, according po kay Sir Peter Daroy, 10 to 30 PPT daw po yung salinity. 10 to 30 daw. Mataas kasi yung 30 kasi yung parang sa sina yun eh, yung 30. So dapat po wag pong lalampas ng 20. Sabi ko nga wag lalampas, kung maaari mga 15 lang.
Kasi yung kalimitan sa brackets, yan yung mga bunga nga ng ano yun, mga ilog. So yun po. Dapat po huwag tataas po ng 20 kasi mamamatay po yung ating stocks. Ang kinamamatay niya, sumasabog yung mga ano, tsaka yung sa may tiyan. Okay po, siguro po balik na po tayo kay Sir Raul. Sir Raul, good morning po. Good morning, Joyce. Do you have any question po? Ang tanong ko po sa ating resource speaker is... Pa-unmute na lang po, sir. Hi, good morning po. Ang tanong ko po sa ating resource speaker is for every square cubic meter po, ilang isda ba ang pwedeng ilagay? Ano? Ilang square meter para ano? For every square meter daw po, ilang daw pang isda? For every cubic meter pala. I'm sorry. Per cubic meter? Eh kasi no, ganito po, ano po ba yung... Ano pong klase ng ano nyo? Ito po ba ay intensive culture? Semi-intensive culture? O extensive? Ano po yung mamili kayo doon sa tatlo? Medyo hindi ko nag-get it. Ano nga po yung intensive culture, sir? Yung intensive culture, yung papakainin po natin siya ng commercial pigs. Tapos may aeration. Ayun ba yung request? Okay. Ano po? Intensive po? Yung papakainin nyo po? Bakit po kailangan commercial feeds? Bakit hindi ba pwede nga ano, yung homemade na feeds na gagawin natin? Pwede po. Ano po ang CP noon? Nung gagawin nyo, ano ba magpe-prepare po kayo ng mga pigs? Ano po, gagawa kayo? Opo. So, i-analyze po rin yon kung ilan po yung CP nung ipapakain nyo. Ito po ba ay organic? Organic po, organic. O, kung organic, meron po tayong nabibiling organic pigs. O di kaya, meron pong prepare na. Ngayon, kung kayo ang gagawa, anya lang, laborious yan. Medyo, ano, tsaka saan kayo kukuha ng mga ingredient? Yung po, medyo mahirap yan. Yung ingredients so, na gagamitin mo. Yung mga commercial feeds po ng organic, pwede namin dagdagan ng asola. Yung asola po, medyo malaki po yun eh. So dapat tutuyin nyo, tapos i-grind nyo. Gagawa po talaga, mag-formulate po kayo ng feeds talaga. So pwede po sana na ipa-analyze nyo yung mga material na gagamitin nyo doon. So meron naman po kaming ano, yung feed formulation. So magpo-formulate kayo. So yun po yung tama. Kasi basta hindi naman po pwede tayong magpakain lamang po kasi baka hindi naman po yung required na kailangan ng tilapia. Halimbawa kung mababa, di ang mangyayari po diyan payat po yung isda nyo. So dapat yung mga kung ano po yung requirement nung size na ganun, yun po. Kaya nga dapat po pag magpo-formulate kayo ng feeds, dapat po i-analyze po lahat po ng ingredient na gagamitin nyo dyan. So, okay. We will consult you on that formulation. Oo, dapat po. Kasi po, kung talagang ano, kung magpo-formulate kayo, kasi hindi po naman pwede na ganun lang. Eh, halimbawa, katulad po nung asola, ano po ba ang CP noon? Pagka dry at saka yung, ano siya, yung press, magkaiba po yun. Yung duckweeds, ganun din po. Magkaiba po. Tapos ano po isasama natin? Halimbawa ay yung rice bran. Ay ang rice bran, mababa lamang po ang CP niyan. Umaabot lamang po ng 11 to 14. So mababa. Ay kung ang required natin ay 30, ay di hindi po pwede. So dapat kung 30 po ang ano, dapat mataas meron tayong piecemeal. Mataas po yun. O kaya bone meal. Yun po yung isasama natin. Kasi kung mag-rely lamang po tayo doon sa mga plants na makukuha natin doon sa ano, medyo mamapayat po yung ating isda. So, hindi siya competitive. We understand po. We need to have the proper formulation
And the proper, So ang question ko po, sir, assuming na all factors in order, no? Sir, excuse po, naka-unmute po kayo. Hello po, Sir Raul. Pwede po ba makikiulit nung last question niyo po? Hello, sir. Hello. Nadinig ba yung, hindi ba ako madinig? Naka-mute po kasi kanina. Pwede po ba makikiulit na lang po ng question? Thank you po. Hindi marunod. Hindi. Paano? Nakasulat na lang kaya. Chat na lang. Yan, sige po, sir. Pwede po ba makiki-message na lang po if hindi po okay yung audio natin? Makikilagay na lamang po dito sa ating chat box ng inyo pong question. Yan. So may mga questions pa po dito, Sir Leo. From Sir Roy, plano ko po sana mag-set up ng aquaponics. Hindi po kalakihan ang gagamiting pond. May computation po kayo? So meron naman. Pwede po isin. Ganito po yun, yung sa aquaponics, meron po ko kaming tao na nag-re-lecture dyan. Pero kung gusto nyo yung set up, taga saan po ba sila? Pwedeng i-visit niyo yung ano yung area namin dito sa B4A. So meron po kaming setup dito at saka may paliliwanag po sa inyo ng medyo tama. Yan, so when it comes sa computation po, I think parang one fish for every 5 gallons po ang computation ng aquaponics. Ibang aquaponics namin dito eh. Okay, pwede naman po namin, pwede po kayo mag-visit dito. Tagasan po ba si Sir Roy? So, from Sir Peter, so hindi pala feasible yung best variety na sinasabi ni Sir dito sa isang pond namin dito sa Aklant na adjacent sa Brackish Water River na ang salinity is 10 to 30 ppt. Yan. Nag-comment lang po. Pwede po ba ang tilapia sa polyculture farming? If yes, ano pong isda ang pwedeng ihalo sa tilapia? So, pwede po ang polyculture. Pwedeng carp at saka tilapia. Pwedeng ulam at saka tilapia. Pagka po sa ulam, mas una po ng 1 month ang ulam sa pag-stocking. Then, after 1 month, i-stack natin yung tilapia. Sa carp at saka tilapia, ang carp kasi ay bottom feeder. Ang tilapia naman ay sa ibabaw o pelagic. So, pwede po yun sa polyculture. So yan, may mga questions pa po ba tayo? Walang question po mga to. Dapat yan ang ano. Siya po yun, sir. Yan, Roman. From Sir Raul. How many tilapia heads can you grow per cubic meter assuming all factors considered for intensive method? Intensive method. Nakalagay po dun sa aking lecture na 10 pieces. Pero kung sa tangke nyo gagamitin ito, dadagdagan po natin yan. Kasi po, pag hindi kayo kikita eh, kung saan maliit lang po yung area,
maliit lamang po yung area, so dapat mga pagkakong sa mga tanks. Ano ba yung sa tanks ba yan? Sa tanks, yan nagko-question. Sino yung nagtanong? Sir Raul. Raul Barbasa. Kung sa tank, medyo dapat mas marami. Mga 20 pieces per cubic meter. Pagka po sa pan, 10 pieces yung intensive per square meter. O per cubic. Saan to? Resalvar. Ah, malaki. Hindi, hindi ko sabihin malaki yung panda, no? O, 10 pieces, pwede na yon. Pero kung tanke, 20 pieces, pwede. Okay po. So, okay na po ba, Sir Raul? Or meron pa po tayong follow-up question? Ma'am, may tanong ma'am ako? Yes po, sir. Ma'am, sir, good morning po. Ma'am, good ay morning. Sir, may, makakakuha po ba kami dyan sa Los Baños ng fingerlings na yung pong sinasabi niyong IXL na breed? So, makakakuha po kayo dito. Ganito na lang po ang proseso. Taga saan po ba kayo? Ay, sir, yun nga po pang isa pong itatanong ko. Yung po ay, ang fund ko po ay nasa Bicol. Sa Bicol. Meron naman po kasi sa Bicol na ano, kapares din namin yung sa Bula. Ngayon, kung dadalhin nyo, pwede naman po makaka-avail din po kayo dito sa amin. Kanya lang, gagawa po kayo ng letter request doon sa amin director. So, i-ano nyo kung ganung kalaki yung area na paglalagyan nyo. So, i-compute namin yon kung ilan ang pwede nyo makuha. At saka kung sa Bicol nyo dadalhin, siguradong maliliit po yung ibibigay namin sa inyo. IXL po yon. Pero ang ano naman, sa Region 5, meron din po kaming counterpart yan. Yung BIPA Region 5 sa, hindi po, sa Bula. Pwede kayo mag-request doon. Yan po ay libre. Yan po yung tulong ng ating gobyerno sa mga fisher folk. Ngayon, kung meron naman kayong sasakyan at pwedeng ano, i-schedule na lang kayo. Pag re-request nyo, ilalagay nyo po yung number, yung cell number nyo para malaman nyo kung kailan nyo pipikapin yung isda nyo. Kung may sasakyan pa yung pagbiyahin ng Bicol. Opo, opo. Meron po. Sa van po ba yan? Naka-aircon po. Ah, pwede, van. Pwede. Oo. So, paki-include nyo lamang yung area. Gano bang kalahati? Isang hektarya ba? Kalahating hektarya? O ano? So, sasagutin kayo. Pag nagpadala kayo ng sulat dito, by email ba yon? Sasagutin po sigurado kayo. May magre-response po kayo pag nagre-request. Malalaman nyo doon kung makaka-avail kayo. Pero tingin ko, makaka-avail kayo. Apo. Thank you po, sir. Ay, sir! Oh. Ano po? Ay... Yung pong ano po, yung mortality po naman nun, pagka okay lang po na ganung kalayo ang ibiyahe, or mas advisable na sa Bula na lang po? Doon na lang po kami sa Bula. Sa akin, kung malayo kasi di ba, pwedeng sa Bula. Pero sige, mag-try din kayo dito. Kanya lang, maliliit ang ipadadala sa inyo doon. Pag maliliit, matatag naman po sa biyahe yun. Hindi yung kayo makakakuha ng malaki yun, size 14 o size 17, makakakuha kayo siguro yung mga size 32 at saka 24. Maliliit po talaga yon. Apo, apo. Okay. Thank you po. Thank you okay. Po. Thank yan, so sige po, para po sa mga gustong mag-request, ilalagay po namin yung pangalan po ng aming regional director dito po sa ating chat box, as well po yung email address po na pwede nyo pong pagdalahan ng letter. So may mga questions pa po ba tayo? From Sir Roy, from Lucena City po, saan po ang location ng aquaponics setup nyo po? Saan ba? Alam mo ba? So, aquaponics setup is meron po dito sa amin, sa regional office po namin, dito sa Bambang. I think meron din po sa Bay Laguna. And sa Lucena po, meron pong isang setup doon, which is yung parang media field na setup field lang beds. Po media field bed setup po. So meron po tayo sa ating provincial fishery office ng Lucena. So dito po kasi sa Bambang, iba-iba po yung setup namin, no. Marami po kaming setup dito, pero yung sa Lucena lang,
Lucena po is isa lang po yung setup na nandun. So if malapit po kayo, sir, pwede nyo rin naman pong i-visit. Yung office niyo. Ma'am, may nakalimutan pala ma'am akong itanong. Yes po, sir. Ay, sir. Maybelline pa po rin namin yun, ano po? Yung fingerling sa makukuha namin in case po dyan sa Los Baños. Bibilhin nyo? Hindi na bibilhin. Ano to? Libre. Free. Oh, free po yun. Ang Tilapia. Lahat free yun. Basta ibilagay mo lang yung number mo para i-ano ka na lang. Inform pa kung kaya mo pipikapin. Okay. Thank you po. Thank you. Free yan. Free. Thank you so much po. Okay. In Region 4, Sir Arman, specifically in Aklan, where can we get that tilapia species get excel? I think ano, we can contact na lang po or meron pong Facebook page ang BIFAR Region 6, meron po silang Facebook page. So sige po, itry po namin na tingnan yung name po ng Facebook page nila para ma-send po namin dito po sa ating chat box before tayo mag-end na ating pong training. So, meron pa po ba tayong mga katanungan? Last na lang, ma'am. Last na lang. Last na lang, okay, sir. Po. Okay. Ay, sir. Yung po bang, ano, yung pong ginagawa ko po kasing pispan doon, talaga pong pure na sa spring po nang gagaling, sa bukal po nang gagaling yung tubig, talaga pong doon po mismo sa pond. Yung po ba'y maganda? Maganda po yun? Maganda yon kasi kung sa spring unang-una hindi magastos kasi free na nga yung tubig mo eh kasi kalimitan sila nagagawa pa sila ng deep well. So yung sa iyo maganda. So dapat continuous. Opo, kasi, continuous po, malakas po yan. O yung mas maganda. Ang sekreto ng paglaki ng isda ay pagka-continuous yung flow ng tubig. So palit ng palit. Yon, gagawin mo na lang ng design na opo. Pag na-attain na niya yung 1 meter, tatapon na yung tubig. Diretso-diretso. Kuha mo ako. Okay. Yun, thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Yan. So, Sir Raul, meron pa po ba tayong question? Yes, ma'am. Joyce, yung ano po, yung supply ng stock ng mga fingerlings to sa hito, I will be using 2 boxes, no? Measuring mga of pispan, mga isa man mga 100 square meter kung magsang hito, tilapia, mga ilang tilapia pong pwedeng ilagay doon? Ganun, the fingerlings. Ganun kalaki ba? Ganun kalaki yung ngari? Mahina po yung signal. Pasensya na po, sir. Medyo mahina po yung signal. Gano'n pong kalaki ulit yung area po natin? Bali, 700 square meter. Ang isa, 900 square meter. So, kung 700 square meter, kung po ay intensive po, 10 pieces, 7 times 10 is 7,000. So, 7,000 po yung total stocks noon. Kung intensive po. Ngayon, kung semi-intensive po yun, 7 times 7, 49, 4,900. Doon sa semi-intensive. Okay po? Ganun lang kalit ang tilapia inalagay? Oo, ganun lamang po. Kasi pag overstock po yan, hindi po gasinong lalaki yan. Hindi po natin pwedeng ikumpara yung piece pan sa cages. Kasi po, ang piece pan, control. Ang cages, minapasok, minalabas. Kaya po, mas marami yung stacking density doon. So doon, lumalabas 10 to 30 pieces per cubic meter. So sa pan, kumukontrol to, kasi yung kung ano lamang yung ibibigay nyo,
yun lamang po ang mangyano, hindi po wala po talagang changes po yan. So 10 pieces po is enough na po per square meter. So pag 700, 7,000 lang po. Kung ano po, kung naka-liner yung buwan, ang fish pan, so that's controlled buwan, di ba ba? Controlled pag naka-liner. Nakapan, pagka nakapan, controlled po yun. Wala pong ibang papasok doon na pagkain o wala pong natural food unless na kayo mag-produce ng ano, maglagay kayo ng fertilizer. So, samantalang doon sa mga lakes, kaya nakikita nyo, mas marami pong ini-stack doon kasi po, hindi po controlled. May napasok po, may nalabas. Yung palit ng tubig, medyo maganda. And so, thank you so much po, Sir Leo. So, question po from Ma'am Erin. Partial lang po ba ang pagpapalit ng tubig? Partial lang. Merong certain percentage. 20% ng total volume. 20% yung i-out mo, 20% yung ipapasok mo. 20% lang. One-fifth. One-fifth. So, how frequent po, sir? How frequent? Ngayon, kung medyo, saan po magagaling yung tubig nyo na ipapalit? Deep well? Sa river. Sa river? Oo. Kung river, mas madalas, mas maganda. Maski araw-araw. Ngayon, kung gagamit kayo ng gasolina, halimbawa deep well, twice a week lang. Twice. Ngayon, kung continuous yung flow ng tubig, halimbawa, doon sa fish pan nyo, yung sinasabi nyo kanina sa akin, continuous ang flow, galing sa river, minapasok, minalabas, bibigyan ko kayo ng mataas-taas na ano, stacking density, papaabotin ko kayo ng 15 pieces. Ngayon, kung kayo hindi po ganoon, kasi depende po sa status ng inyong pan. Kasi kung madali lang po yung tubig at saka maganda po, pwede ko ako magbigay sa inyo ng 15 pieces per square meter o per cubic meter sa pan. How about sir? Kung may aerator ka, may kasamang aerator? Kahit na ho, kasamang aerator, kung hindi naman po yung enough na flow ng tubig, 10 pieces lamang po ang ibibigay ko sa inyo, intensive po. Ngayon, kung sabi nyo nga sa akin, kung galing sa river, at magagawa nyo ng design na napasok, may nalabas na tubig, pwede ko kayong bigyan ng 15 pieces per cubic meter. Okay. So in that case po, nawala. In that case po, yung ano po ba, yung lumot po doon sa water, hindi ba yung maano? Hindi ba yung matatak? Depende po sa klase ng lumot. May lumot na hindi kinakain at saka may lumot naman na nakakain. Kung yan ang nag-aakar po doon sa inyong pan, yung microcystis, yung blue-green algae, yun po ay kinakain ng tilapia. Ngayon, kung yung mga kulay green, yung ano na nakadikit doon sa loob, dapat i-alis nyo po yun. At kasi po, hindi po kinakain yun sa gabalaang. Meron po kami ginagamit na kwan. ano ba yung dalgan? I don't know if you're familiar with the Alpha Life? Aqua Life? Aqua Life? Hindi ko pa ho na-remind yun. Ano pong ano niyan? Chemical po ba yan? No, hindi siya chemical. Organic naman siya. And ang function niya is to create lumot at the same time para linisin niya ang tubig at linisin niya ang waste. Ano pong lumot yung na kanyang napoproduce? Yung po ba yung green. Mga nakadikit? O yung mga sa ibabaw, yung parang kulay green? O kulay green, na planktons. Pwede hong, kung baka yun o yung mga ano, pwede hong kainin ng tilapia, kaso pwede naman po. Ngayon, kung yan yung mga nakadikit na mga kulay green na lumalapad, na nakadikit, hindi hong maganda. Hindi yan. Hindi, pwede naman po. Okay. Kaya kainin po ng tilapia yun. Mataba nga sila eh. Sige, thank you, sir. Yes, thank you.
Thank you so much po, Sir Raul. So, meron pa po ba tayong mga katanungan? So, I think last two questions po. Yan. So, sir, pwede daw po ba silang makahingi ng idea ngayon sa price ng tilapia? Yung farm gate daw po. Ano, alin, yung harvest na? Ako, farm. Ano yung harvest na yan? Sir, yung Ruel, harvest na po ba? Or fingerlings lang po? Farm gate price po ng harvest, sir. Saan yan? Dito po, sir, sa Bicol. Sa Bicol po yata sila. Si sa sir Bicol. Kasi dito, yung sa Taal, umabot ng yung farm gate ay umabot ng 100 pesos per kilo. Kaya lang, yun ay cages. Kasi hindi natin pwedeng ikumpara yung culture sa pan kumpara doon sa cages. So, ang farm gate siguro ng para pagka sa fish pan, siguro mga 80 pesos. Pagka yung sa cages, mga 100. Okay po. Thank you po. Thank you, sir. So, naisenda rin po namin yung details kung saan po natin pwedeng i-address yung ating pong letter. So, address lamang po natin sa aming regional director, RD Sami A. Malbas. And email po natin sa b44arecords@outlook.com. So, thank siguro you po, wala na po tayong mga katanungan. So, last questions po kung meron pa po. Yan, so I think okay na po. Well, maraming salamat po, sir. Thank you po sa inyong ano. Thank you so much po for Sir Leo sa napaka-informative na lecture. And again, isesenda lamang po namin yung ating pong copy ng presentation sa inyo pong mga email address na ibibigay nyo po mamaya sa ating overall training evaluation form. So before po tayo mag-end, again, kanina po nagkaroon po tayo ng pre-test. Ngayon naman po, titingnan po namin ano po yung ating mga natutunan regarding sa lecture ni Ma'am Gina at ni Sir Leo. So magsasend po kami ng link here on our chat box. So isasend po namin yung link ng ating pong post-test. So we will give you again 5 minutes to answer our post-test. Thank you! Link to answer post-test. So again, yung link po ng ating pong post-test ay nasa atin na pong chat box. So pwede naman po nating mamaya na siya tapusin. Basta make sure po para makakuha po tayo ng certificate of participation is masasagutan po natin yung ating pong post-test. So now, before po tayo mag-end, nice naman po namin mahingi. Kanina po nagtanong din po kami ng expectation. Ngayon naman po, ano po yung ating impression regarding this training or ano po yung masasabi natin regarding po sa training na ito? So pwede po ba kaming mag-ask ng tatlo sa ating mga participants? Pwede po ba kayo, Sir Roel? Good morning, sir. Paki-mute na lang po. Unmute. Wait, ma'am. Busy ako doon sa sasagutan ko na eh. Ano nga pong tanong niya? Okay lang po. Sige po. So, ano po yung ating impression or ano pong masasabi natin regarding this training? Ah, ma'am. Nakakagalak po, ma'am, na meron po kayong mga ganitong program. Kahit po hindi na po namin kailangan pumunta at mag-ipon-ipon para lang sa mga ganitong pagbibigay niyo po ng information. So, napaka-helpful po bilang po sa mga katulad po namin gusto mag-start ng funding, pagpapand. Kasi tulad ngayon, paano ng pandemic. So, kailangan nating mag-ano. So, thank you so much, ma'am, sa pag-aabala niyo po at pagbibigay niyo po bilang, ano, bilang government employee. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Thank you so much din po, sir. So, sa panahon nga ng pandemic, no, napakapala din natin dahil may mga ganito ng
technology wherein makaka-attend po tayo ng mga libreng webinar from different government agencies, no, na makakatulong talaga ng malaki para sa ating pong lahat. So, pwede naman po ba kay Ma'am Jocelyn Balilia. Good morning po. Hi, good morning po. So yan, ma'am, pwede rin po ba namin ma-ask ano po yung ating impression regarding this training? Ah, yes po. Bali, kasi hindi ako masyadong kabusado yung tilapia. So, kaya yung exam ko nga kanina medyo mababa. So, dun sa lecture nila, ma'am and sir, kumbaga, nagkaroon ako ng masyadong kaalaman sa tilapia. Ang isa rin tong kaalaman na na-gain ko kasi I'm taking the Fisheries Board examination. Nung, wait lang. Fisheries examination sa ngayong darating na exam. So, sana malaking maitulong nito para sa akin. Yeah, sa bumubuo po ng B44A, maraming salamat po. Thank you so much din po, Ma'am Jocelyn. So, last one po from Sir Raul Barbasa. Good morning po, sir. I think Sir Raul is the one who requested this training po. Ano? Good morning po. This is a very welcome treat for people like us, no? Na, well, of course, nag-umpisa pa lang sa Fishpan Production. And I actually po, ano, I'm the chairman of One Source, One Heart, One Dream Association, where we have a project right now, no, in every barangay where we operate. We have 100 families that are ganging together or grouping together to form a project. It's called the One Source Farm Village Project. So basically, they will be engaged into venturing into tilapia production. Kaya nga po ako matin dito, although quite late, may nagaling ko sa kabilang meeting din. And I think sessions like this, no, kung pwede natin gawin quite regularly, mas maganda. And mas maganda pa lalo, if you can also accommodate our group for a special session with my leaders, no, nationwide. Kasi actually right now, we have a regular weekly session. Every Sunday, we have a Zoom meeting, 12 o'clock in the afternoon, where we update each other of the developments in the respective barangays, kung ano man nangyari, no? And so kung may extra time po kayo, ma'am, to provide training also for our members and leaders, we will highly appreciate that. Now, in the meantime, this session right now with Mr. Aman is very appreciated, and we thank you for that. And to you also, Ms. Joyce, no, for very good admin work. So I hope we have many more of these to come. So salamat po, no. And by the way, Joyce, no, pwede ba yung exam no mamaya na natin gagawin? Kasi I have to run again po. Another era. May meeting sa kabilang office. These days kasi marami kaming mga projects ongoing lahat. We're talking about 37 parang na ongoing lahat ng mga projects, no? So ang daming tawag. So again, salamat po, no? Salamat sa lahat, and also to the participants. You're a very good audience. So bye-bye na po. Thank you. Yan, thank you so much, Sir Raul. So we are so glad, no, na meron pong mga tao like you po na handa pong mag-devote ng time para makatulong din po sa ating mga kasamahan sa pangisdaan. So regarding the training, so marami po tayong e-learning na kailangang abangan. Just visit po our Facebook page, BFAR Region 4A, para po updated po tayo sa mga trainings po, e-learnings po na inihahatid po ng BFAR 4A. So yun pong ating pong overall training evaluation form. Pwede pong mamaya natin tapusin. We understand na meron pong mga nagmumultitasking sa atin ngayon, no? So, pwede po siya until 5 p.m. po mamaya po, or kahit po hanggang mga 8 p.m. po mamaya pong gabi. So, again, Sir Arman.
Ayan po, no? So, sana po tayo pong lahat po ay natuto po doon po sa lectures po ni Ma'am Gina at ni Sir Leo. Ano? So, yung mga lectures nga pong ito, sinasabi po ni Sir Leo din na ito po ay yung mga theoretical o yung mga practices na ginagawa po namin dito sa BFARB. Pero kapag tayo po ay nag-culture na, meron tayong mga may experience na scenarios na sa ating sarili na po, yung sa atin ng mga diskarte, ay doon po natin malalaman kung paano po natin siya mas maikukulture or mapapangalagaan ng mas maayos. So, siguro po ito pong training natin, bagamat ito po ay maikse, ito po ay magandang gabay na para po sa ating pagsisimula sa ating pong pag-aalaga ng tilapia. So, sana po lahat po ng ating mga na pag-aralan ngayon ay i-apply po natin sa ating pong pag-aalaga ng tilapia. So, yun lamang po. Pwede ko po bang i-request ang lahat ng ating mga online participants na mag-open ang kanilang camera para po tayo po ay magkaroon po ng virtual photo ops. So, pa-turn on na lang po ng camera nila para po magkaroon po tayo ng photo ops. So, ang ating pong link for our post-test and evaluation form ay available na po sa ating pong chat box. So, gaya po ng sabi ni Ms. Joyce, pwede po natin ito ay accomplish till 8 p.m. para po, ito rin po yung magiging basis namin kasi ng certificates po natin. Ano? So, i-make sure lang rin po natin na tama po yung ating pong names na nakalagay po doon sa ating forms para po once po na maibigay na namin yung ating po mga e-certificate ay tama rin po yung nakalagay po. So, okay na po ba tayo? Pwede na po ba tayo yung kumuha ng photo? Ayan. Sige po. Naka-open na po ba lahat? Ayan, sige po. Kuha na po kami ng picture. 1, 2, 3. Isa pa po. Page 2 po tayo. 1, 2, 3. Then next page po. 1, 2, 3. Ayan po. So, thank you po, Ms. Joyce. So, yan. Again, thank you so much po for attending this training. And I hope po lahat po tayo is maraming natutunan. So, ito naman po is hindi lang isang training, is makukuha na natin lahat ng technology and information na kailangan natin. Just like yung sinabi ni Sir Armano. So, pwede pa rin naman po tayong mag-ask ng help. Kung tayo po ay nagsisimula na po na mag-culture ng tilapia, pwede po kayo mag-message sa aming pong Facebook page. And makikilike na rin po ng aming Facebook page, BFAR Region 4A, as well po ng ating pong YouTube channel, BFAR Training Unit and BFAR 4A. So, ang certificate of completion, certificate of participation po natin is ibibigay po namin sa inyo sa ating pong mga email address na ipoprovide sa ating pong overall training evaluation form 2 to 3 days after this training po. So again, maraming salamat po sa inyong pag-attend ng training. God bless us all po. Bye po. Thank you so much po. God bless us. Thank you. Thank you po, Sir Raul. Thank you po sa lahat po ng ating participants. Bye, Armand.